Huwag niyong gagawin yan pagka hindi kayo sure na safe. Ha? Palakpakan naman, ha? Pero at least, ha? Kahit positive si PBBM. Kahit positive siya, ha? May virtual? Dapat naka-face mask para walang Zoomicron. Senador at City Mayor. Nabilang sa mga napag-usapan ang pagbigay ng booster kontra COVID at ang pagbalik ng face-to-face classes sa bansa. Dahil hindi personal na nakadalo si Marcos, si Vice President Sara Duterte ang nanguna sa pulong. Sa isang statement, sinabi niyang ipinagdarasal niya ang mabilis sa paggaling ng Pangulo. Hiniling din ang kinatawan ng U.S. Embassy ang maayos sa kalusugan para kay Pangulong Marcos. Hindi nakadalo ang Pangulo sa pagdiriwang ng Independence Day ng Amerika sa U.S. Embassy dahil sa kanyang pagkakasakit. Ayon sa Malacanang, maayos naman ang lagay ni Marcos bagamat may sinat siya. Nagpa-briefing din ako sa IATF, sa DOH. Oh, hay, magpa-briefing ka naman sa akin. Ano na eh, bacon-bacon na. Ay, nakabili na ako ha. Huwag ko na ipakita. Nagpa-briefing daw si President Marcos. At meron talagang concern na kailangan na makapag-booster shot, lalo na yung mga batang bumabalik sa eskwelahan. Let us return to the idea of what we did last year na magkaroon ulit ng vaccine rollout. Pagka maging matagumpay ang ating booster rollout, ay makikita naman natin, siguro pwede na natin ibaba ang mga alert level, pwede na natin gawing optional ang mask. Pero sabi si Octavia, oh, parehas nga kayo ng hati ng buhok, Coach Oli, grabe ka. Hindi po natin gagawin yan hanggang maliwanag na safe na talaga. Oh, wag nyo talagang ano sinabi ni Marcos, President Marcos? Hanggang maliwanag na safe na talaga. Ibaba ang mga alert level, pwede na natin gawing optional ang mask. Pero hindi po natin gagawin yan hanggang maliwanag na safe na talaga. Oh, paalala! Wag nyong gagawin yan pagka hindi nyo, hanggat hindi pa talaga safe. Ulit, ha? Well, pwede na natin gawing optional ang mask. Pero hindi ang mask. Pero hindi po natin gagawin yan hanggang maliwanag na safe na talaga. Pero hindi po natin gagawin yan hanggang maliwanag na safe na talaga. Pero hindi po natin gagawin yan hanggang maliwanag na safe na talaga. Huwag niyong gagawin yan pagka hindi kayo sure na safe. Ha? Hindi. Ayan. Hindi, pero maganda to, no? Bagamat nagkaroon ng COVID si President Marcos, nakakapag-virtual siya, no? Kasi kinabahan tayo dahil baka sabihin na hindi na naman siya makatrabaho dahil, 'di ba? Nagkaroon na ng issue yan dati, no? Doon sa mga hindi po nabalitaan, nung nasa pinadarating dapat sa hearing si President Marcos ay siya hindi nakadalo dahil ang dahilan ni Attorney Vic ay siya raw ay may COVID kaya hindi siya nakadalo sa pangalawa na to nagka-COVID siya. Hindi siya nakadalo dahil meron nga raw siyang COVID. Tapos sinasabi ni Attorney Guanzon na pakausap mo, i-zoom mo. Hindi raw pwede, hindi raw maano.
So akala natin baka hindi na naman siya kahit virtual. Ayan, maganda po, no? Magandang panimula 'yan, ha? Kahit may COVID, pwede kasi iba naman na. Iba na tama ng COVID ngayon, pwede na siya magtrabaho. At sabi niya hindi nga niya patatanggal yung face mask. Ha? Ito 'yon, itong part siya, no. Well, pwede na natin makikita naman natin, siguro pwede na nating ibaba ang mga alert level, pwede na natin gawing optional ang mask. Pero hindi po natin gagawin yan hanggang maliwanag na safe na talaga. O, sa akin lang ha, siguro wag na munang patanggal yung face mask. Ha? Bakit? Maraming gumagandang babae. Puro kakaloko, Tsoli. Hindi po. Hindi, kasi gumagwapo rin ako dyan. Hindi, pag naka-face mask, di ba mukhang gwapo? Ganon yon. Pero para sa akin, hindi pa dapat tatanggalin talaga yung face mask. Mabuti na safety, hindi pa naman totally safe tayo lahat. Kita nyo nga, ikaw President Marcos, ikaw pa ay nagkaroon ng COVID. Ikaw nga, Presidente. Kami pang pakalat-kalat lang sa lansangan. So wag muna natin siguro tanggalin yung face mask para sa akin. No po? Isa pa sa ano, na... yung pagbabalik ng klase ng face-to-face, yun ang isa sa pinag-usapan niya, ng in-address nila, at saka kailangan yung booster. Ako po talaga dapat siguro magkaroon pa ulit ng shot ng booster kasi ako medyo matagal na yung shot ko ng booster. Baka mamaya hindi na safe. Although nag-negative naman ako sa COVID, si President Marcos positive. Ako negative, positive si President Marcos. So, ano, tuloy mo lang yan, President Marcos. Maganda yan. Sabi nga natin, pag maganda, pupurihin natin. Ito, magandang panimula. Okay? Sana magtuloy-tuloy. Kasi ngayon, Sabado ngayon, pero nagganyan siya. No? Kasi sana, kung hindi man bukas, sa Lunes, marami pa rin tayong maririnig na nakabangon, ganyan, nakabangon si President Marcos at ina-address niya ang mga tao at pinangungunahan pa rin ang mga tao. Nag-lead siya. Ha? Kasi kita naman natin, medyo malakas si President Marcos, oh, di ba? Parang mas malakas pa nga siya ngayon kesa dun sa campaign, sa katunayan. No? So, kaya yan. Virtual muna tayo, ha? Next, ha? Pero bakit nga ba nagkaroon ng COVID si ano? Ha? Nagka-COVID na siya. Sabi ni Attorney Vic. The last time. Tapos ngayon, may COVID din siya. Sabi ni Attorney Trixie. Hindi, siya rin mismo. Sinasabi naman niya may COVID eh. No? Oh. Pero bakit? Bakit po kaya... di ba dapat pag tinamaan ka ng COVID tsaka may vaccine ka, may booster ka, ang purpose kasi nung vaccine, kaya po nakakamatay yung COVID before at tsaka medyo hindi kaya ng katawan kasi hindi kilala nung katawan yung virus. So mas hindi pa nga daw prone magka-COVID ang nagkaroon na ng COVID dahil alam na nung katawan eh. So pag may nakapasok na ganyan, alam na nila kung paano magre-react yung ating katawan. Pag nag-vaccine ka pa rin, no? Pag nag-vaccine ka ay parang naglalagay ka ng COVID sa katawan mo na safe para alam din ng katawan mo, kilala niya yung COVID. In short, pinapakilala sa katawan para pag dumating sa iyo, safe ka. Tamaan ka man ng COVID, katulad nito ni President Marcos, tamaan ka man, kaya mag-react ng katawan. Bakit? Kasi alam na nila eh. Yun po yung purpose ng ano, vaccine. So kahit tinamaan ka, mas hindi ka nga mabilis tamaan at pag tinamaan ka pa, nakakalaban ng katawan. Same po yan ang konsepto sa pag-gym. Diba? Bakit pagka nag-gym, lumalaki yung muscle? Kasi, pag nagbubuhat ka ng mabigat, nababasa nung katawan mo, kailangan niya magpalaki, kailangan niya magpalakas dahil bumubuhat ka. Tapos ulitin mo ulit
kinabukasan or after 2 days, nagbabasa ang katawan na, oy, teka muna, kailangan nating lumaki. Kailangan nating magpalakas. Kasi si bossing, buhat ng buhat. Para to compensate doon sa binubuhat. Ganun po, same concept nitong sa COVID. Parang ganun. Eh, pero bakit tinamaan pa rin? Eh, alam na nung katawan ni President Marcos yung COVID. Eh, bakit ngayon COVID ulit? O, eto po ang dahilan. Infection ng COVID-19 ng isang tao. Makakausap natin Bok live si Dr. Ron Gentilanti, infectious diseases expert at miyembro ng Vaccine Expert Panel. Magandang gabi, Doc, and thank you for joining us. Yes, Ed. Good morning. Good evening. Good evening, Doc. Well, Doc, gaya nga sabi natin, dati nang nagka-COVID-19 ang Pangulo at nung first time, matindi ang tama sa kanya. Laki ng binagsak ng kanyang timbang noon. But what should one expect, at least in general, pagdating sa reinfection? Is it reasonable to expect na mas or not as bad yung magiging kalagayan ng isang pasyente? Well, first is that the first infection he had, it's a different virus. It's still a COVID virus, but it's a different virus that what we have now. Yun ang dahilan. Kaya daw tinamaan siya ulit ngayon. COVID parehas, pero magkaibang COVID. Ibang virus. Ano kaya yung pinsan? Pakinggan natin. It's a totally different one. A different That's variant. That's the reason why, the variant has more or less, no? It has changed and... not in terms of what we call nearness to what it is before. It has mutated heavily, and that's why reinfection is expected if the immunity is waning and the antibody, even if it's being produced by your vaccine, may not be able to protect us because of that mutation. And that's why looking at these new variants of concern, especially B5, higher reinfection. And ayan. Iba yung virus na nakuha. Ha? COVID pero ibang virus. Kaya mag-iingat pa rin tayo kasi kung ang sinasabi nitong doktor na to ay may katotohanan, baka kahit may vaccine tayo, tamaan pa rin tayo. Although it's not as deadly as before, pero syempre magkakaroon ka pa rin. No? Kasi hindi rin natin alam kung paano magre-react ang katawan mo. And higher breakthrough infections. Doc, syempre ho, isa pang mahalagang tanong dyan, hindi ho ba dapat maiiwasan na yung reinfection kapag ho naturukan na ng booster shot ang isang tao o hindi rin ho yun talaga kasiguraduhan kahit may booster shot na po tayo? Yes, the booster shot will not totally 100% protect us from a reinfection because these vaccines are not blocking the virus, but it helps us a lot in preventing the more severe form of the infection. Ayun. So, hindi nabablock totally. So, in short, hindi 100%. Ingat-ingat pa rin tayo mga Pilipino, no? Dito sa bansa at sa iba't ibang bansa. Ingat pa rin. Hindi siya totally nabablock. Ang nabablock lang yung severe o yung malala. Kaya, yung tinatamaan, hindi naman sila malala. Okay, Doc, balikan ko lang yung tanong ko kanina. I understand what you said na it's a practically completely different variant compared to the first virus that infected Bongbong Marcos in 2020. Pero sir, in terms of impact sa katawan, is it reasonable nga to expect na it won't be as bad as the first time considering that his body went through the same symptoms although different degrees as 2 years ago and he might have antibodies pa? He might have antibodies, but those antibodies are not anymore protecting him, especially these are antibodies with the previous variants of concern. And that's why, Ed, no? When you have reinfections with these new variants of concern, there are data telling us that the reinfection can have a greater effect, especially with long COVID. Mm. It can also have some effect in terms of the cardiac and pulmonary complications. So we should not take this just as an ordinary reinfection. And this is more or less seen among those who are vulnerable population, especially the elderly, those immunocompromised. So, ayun, yung mga medyo may edad na. Ilan taon na ba si
President Marcos. Oh, yung mga may mga edad daw kasi ingat. Sa bagay ano ha, pagka medyo may edad na kasi mas mababa ng resistensya, no. Mas hindi nakakalaban sa sakit. Mas delikado po. Ilang taon na nga ba si President Marcos? Lang wag magpakampante, kailangan lalong bantayan pa rin. Kailangan and they should be aggressive with this, monitor the president because that's also our concern now. Even if they said that it's only mild, always have to be closely monitored. And I hope the president will also be monitored by his doctor to rest and take the necessary medication just to make sure that it will not proceed to a severe form of COVID. 67 na siya, boss. Bata pa pala. O, bata pa. Kaya pa yan. Well, anyway, sabi ko nga naman tayo ipatas, no? Get well soon, President Marcos, ng makapagtrabaho ka ulit at makabangon ka at mapagkaisa mong ang mga taong bayan, ha? Tuloy-tuloy lang po. Iwas lang. Siguro pag tayo, no? Iwas din tayo mga Pilipino sa dito sa COVID. No? Una sa lahat, palakasin natin resistensya natin. Exercise. Exercise. Eat healthy. Matulog ng kumpleto. Di baling puyat, basta kumpleto ang tulog. Kasi manunood kayo kay Coach Oli. Okay lang yung mapuyat. Basta 8 hours pa rin. O, di ba? Okay. Maraming salamat, Dr. Ronjin Solante, Infectious Diseases Expert at miyembro po ng Vaccine Expert. A good observation, ha? Si PBBM 67, three times na! Ang suki! Si PRRD 70 plus, nagka-COVID ba? Oo nga. Grabe. Hindi, malamang naman hindi sinasadya. Ano, baka naman kasi mahina lang ang katawan or natsambahan, no? Pero sana na naman, Marcos, kung tama itong naririnig ko, wag na maging apat. hindi po natin alam, ha? Hindi po naman natin alam kasi pag tinamaan ka talaga ng sakit, hindi natin alam, eh. No? Pero, syempre, ito lagi kong prinsipyo at lagi ko sinasabi. Let's do our part. Let's try our best. And the result, let's leave it to God. So, hindi pwedeng, bahala ng Diyos, hindi ako mag-iingat. Wag, gawin mo rin yung part mo. Kaya ka binigyan ng utak ng Diyos para magkaroon ka ng responsibilidad. Responsibilidad mo, aralin, paano ka hindi magkaka-COVID. Di ba? Although, syempre, kahit anong aral mo, kahit anong iwas mo, pag talaga mahahawa ka sa COVID, wala tayong magagawa dyan. But at least, you did your part. Hindi ka pwedeng, magtamad-tamad na kaya tayo mga Pilipino, ingat-ingat din, wag muna tayo mag-aalis ng face mask. Kaya doon ako naiinis ako, dalawa kasi yung gym ko, yung isang gym ko, yung bakal gym, ayaw ng walang nagpi-face mask. Sa bagay, ang init kasi. Pero doon sa gym ko sa isa, lahat naka-face mask, bawal doon, sisitahin ka.